Magandang araw mga ka-Lawyalista. Hello sa inyo. So, medyo matagal tayong walang upload, no? Nagkaroon lang tayo ng self-care kung tawagin. Dahil kinakailangan ho natin magpahinga. Hindi naman lahat ng pagkakataon masigla tayo, no? So, may mga pagkakataon po na kailangan nating mag-disconnect, no? Para magkaroon ulit tayo ng panibagong lakas upang harapin yung mga bagong hamon ng buhay. Ngayon po, ang pag-uusapan po natin, ito pong kalalabas lang po, no, na memo galing sa BIR, yung RMC 75-2020. So, ito po'y good news dahil extension po ang nakalagay po dito. Extended po hanggang August 31, 2020 ang pagpaparehistro po sa BIR na wala pong sisingilin sa ating penalties. Kasi po, syempre, naririnig naman po siguro tayo ng BIR na medyo mahirap nga pong magpunta sa mga RDO. Kaya nagbigay pa po sila ng panahon at pagkakataon para tayo po'y magparehistro. At remind ko lang din po, no? Hindi naman po bago po itong pagre-remind sa atin, no, ng BIR. Actually, noong 2013, palabas na rin po si Commissioner, no, Kim Hinares, tungkol po dito, no? At isa pa po, hindi po ito bagong regulasyon or bagong batas. Talagang nire-remind lang po tayo ng ating obligasyon na nakapaloob naman po sa ating tax code, which is yung NIRC. At ulitin lang po natin, no, para po mas maging malinaw at klaro sa lahat po, iba po ang registration sa payment of taxes at saka sa filing of tax returns. Ano po yung mga difference po ba netong mga tong nabanggit ko? Una po, ang obligasyon nating magparehistro nakasaad yan sa tax code nga natin, no, bago magsimula ng negosyo or within 30 days ng pagkuha natin ng mga permit mula sa City Hall, yung mayor's permit nga. Kaya lang nga, dahil sa ease of doing business, hindi na po mandatory requirements yung mayor's permit. Pero kailangan pa rin po ang mayor's permit dahil nga po, as per local government code, nakasaad din po doon yung ating obligasyon na magparehistro din or kumuha din ng permit sa ating City Hall. So, kung sino yung sumasakop po doon sa inyong lugar ng inyong negosyo. So, ibig sabihin po, kapag nagsimula ka ng negosyo, or syempre nga po, dapat nga bago ka makapagsimula ng transaksyon ng inyong negosyo, dapat rehistrado po tayo. So, yun po yung registration, which is 500 pesos po. Taon-taon po yan. Kaya kung kayo po'y magpaparehistro din ngayon, which is July or August na, kung sakaling mapapanood nga nyo to sa susunod pang panahon, sa January ay magre-registro ulit tayo, which is renewal po, which is 500 pesos plus sa bago po kasing magpaparehistro plus 30 pesos pa po para sa documentary stamp tax na nilalagay po kasi yung stamp doon sa COR or yung Certificate of Registration na makukuha po ninyo kapag nagparehistro po sa BIR. Pero sa renewal po is 500 pesos na lang po yan. Kahit through GCash po kasi pwede po magbayad sa mga subsequent na nga po na renewal nga. So, yun po yung registration. So, kumikita o hindi man kumikita ang ating negosyo ay kailangan pong magparehistro. Saka yung mga tanong po na reseller lang po kami, etc. Opo, kailangan pa rin pong magparehistro. Dahil separate po kayong negosyo eh. Separate din po kayong kumikita kasi 'di ba yung reseller naman po kumikita rin naman po yan. Separate po yung kita niya dun sa supplier po niya. Basta po may income or nagnegosyo ka, nagsimula ka ng inyong negosyo, kailangan po magparehistro. Malinaw po 'yun. Registration po, lahat po tayo na nagnenegosyo dapat pong magparehistro. Pangalawa po, yung payment of taxes. Hindi po lahat ay kailangan magbayad ng tax, okay? Tuwing kailan ba magbabayad ng tax? Usually po every 3 months or quarter. Every quarter po. So, ang magbabayad lang po ng tax, yung mga sumusobra po, no, sa 250,000 ang kikitain, no, sa loob ng isang taon. So, kung alam nyo naman at nakikita nyo hindi kayo pumapasok dun sa ganung
amount, eh wala po kayong babayarang tax dahil yun, yun po yung exemption doon sa train law, 250,000. So, eh, pero, alam nyo ho yun, di ba ho mas maganda nga na umabot tayo ng 250,000, no, di ba? Or mas sigit pa doon. Dahil, alam nyo kumikita yung negosyo. Alam nyo matutupad yung inyong mga pinapangarap. At mas marami kayo natutulungan dahil mas lalaki kayo, mag-expand kayo, mas makakapag-generate kayo ng employment, di ba? So, yun po. Dapat yun po yung thinking, no? Na huwag nyong isipin po yung babayaran yung buwis. Ang isipin po nyo, kapag mas malaki yung binabayaran yung buwis, mas malaki po yung kinikita ng negosyo. At yung huli po na sinabi ko nga po is yung filing of tax returns, no? Ano ba ito? Siguro sa layman, siguro masasabi natin parang nagre-report ka every quarter. Usually every quarter po yan. Siyempre, meron po tayo. Unless po, no, 8% yung pipiliin nyo, no, na basis ng tax, no? So, kung yun po yung pipiliin nyo kasi, ang obligasyon nyo lang po is yung annual income tax plus quarterly, siyempre, ng income tax. Ngayon, kung hindi nyo pipiliin yun, kasi may quarterly percentage tax pa kung tawagin. Kung percentage ka po yung pipiliin nyo or yung non-VAT. So, ayan. Panoorin nyo po yung iba ko pa pong mga BIR series na vlogs para dun sa mga detalye tungkol doon. Pero, para dito po sa vlog na to, ang punto lang po nun, kailangan pong mag-file ng tax returns kahit po hindi po lumagpas ng 250,000 pa yung ating income, no? Kung kahit hindi po kumita, kailangan po nagpa-file po ng ating mga returns, kung tawagin. So, gagawa tayo siguro po ng ganyang mga vlogs tungkol po sa pagpa-file ng inyong returns. Pero sa ngayon po, sa mga nakakapanood, ang una nyo pong gawin ay magparehistro para po next step tayo, no? After magparehistro, sama-sama po tayo matuto kung paano po ba mag-file, etc. Yung mga tungkol po sa mga simple at basic po. Pero pinaka-recommended pa rin po kasi magkaroon po kayo ng sariling bookkeeper kung kakayanin po ng budget po ninyo or CPA, di ba po? Para mas mabigyan kayo ng advice. So, comment down below po, no? Kung kayo po may mga katanungan. At meron po kaming medyo inaayos ng aking kaibigan, no? Na isa pong certified public accountant. Tungkol nga po sa seminar, no? Na maibibigay po natin sa inyong mga ka-LAWyalista para mabigyan namin kayo ng guidance tungkol nga po sa paglilibro or yung bookkeeping, no, kung tawagin, at yung filing nga po ng mga tax returns. Kasi po, kailangan nyo rin pong malaman po iyon as business owner. So, comment down below po kung ano yung pong mga katanungan nyo at pakitignan nyo nga po yung subscribe button dyan sa baba po. Tingnan nyo nga po, pindutin nyo nga po kung gumagana nga po yan. Sige na po, pakipindot. Iyan. Oh, may ibang hindi nagpindot. Pakipindot po. Yun. Para po updated kayo sa mga susunod pang mga vlogs natin, no? At mauna na kayo, kumbaga, kapag may panibagong vlogs tayo na mapupulutan po ng kaalaman na magagamit nyo po. At sana po, huwag tumigil po sa inyo ang mga kaalamang natutunan nyo dito at ibahagi nyo po sa iba sa pamamagitan po ng pag-share, okay? Pakipindot nga po rin yung share na yan or i-copy nyo po yung link. Ayan. And then, pakipost po sa Facebook ano nyo, account nyo, sa wall nyo. Ayan. Maraming salamat po at God bless.